kung may tatanong ninyo, guys, in the span of 6 months ba ay nakapag-isip ba akong mag-resign? Sumuko sa trabaho na to. What is up, guys? Jimmy here and welcome back to another video. Sa video na ito, ikikwento ko sa inyo ano nga ba yung nangyari sa akin within right after 6 months ko mag-resign sa akin technical job mula sa isang AAA class meat processing plant. Then suddenly nag-resign ako at nag-apply ako bilang isang butcher dito sa isang local meat shop dito sa Pilipinas para ako yung makapag-abroad at hopefully pala rin tayo para tayo magkaroon ng magandang karir. Marami sa ating mga Pilipino yung nagpa-plano ng ganun at isa lang ako dun. Ngayon guys, sa mga hindi nakakaalam, isa po akong dating technician by profession. Ang ginagawa ko po dun ay mostly electromechanical job. So kami po ay mga nagagawa ng kukumpuni ng mga machines sa isang manufacturing company, particularly is meat processing. So, hindi rin naman nagkakalayo kasi meat processing plant din naman yung ginagawa ko. Yun nga lang, more of technical job yung ginagawa ko. Unlike today, literal akong nagtatadtad at nagbebenta ng mga karneng baboy at baka. Good news guys, kasi sa ngayon, sa UK guys, 6 months pa lang, pwede ka nang mag-apply as butcher. As long as may certificate ka, kumpleto ka sa requirements, wala kang nararamdaman ngayon. May mga agencies na ngayon na nagre-recruit ng 6 months experience pa lang, kagaya ko na talagang zero knowledge sa pagbubutcher. Although guys ha, dati akong nag-tick ng NC2 ng slaughtering operation, hindi ko siya nagagamit kasi nga nandun pa rin ako sa trabaho ko. And good thing na rin, plus factor na rin yun na meron ako nun para parang pangdagdag dun sa 6 months experience ko. Pero as of now guys, wala akong plano mag-resign kasi nga yun, most likely yung mga company or mga agencies na nagre-recruit din sa Pilipinas, ang hinahanap nila is continuous job. Kumbaga, dapat nandun ka sa trabaho na yun, nandun ka sa field na yun at yun yung trabaho mo. So yun, isa na rin sa mga reminder guys, kung kayo ay nag-a-apply, huwag muna kayo magre-resign hanggang hindi nyo hawak yung ticket, yung passport, yung visa na kayo paalis na. So, nakakatuwa lang no na within 6 months. Kasi most likely, di ba, yung mga company is ang hinahanap nila is 2 to 3 or 5 years experience. So, dito guys, pwede na kayo mag-UK. Same as ano lang din. Hindi rin naman nagkakalayo yung mga privilege na in-offer ni employer. Like yung mga pupipetition ng pamilya. Yun, pwede mo rin dalhin yung pamilya mo dun. Kung napapanood nyo sa ibang vlogs kagaya nila itong butcher, fully ma-inspire kayo guys na huwag kayo mainip. Ganun talaga, tiyagaan lang din ang labanan. So ngayon guys, so far, enjoy naman yung trabaho na ginagawa ko. And masabi ko na doing good naman tayo sa tulong ng ating mga bagong katrabaho, mga kasama na nagtuturo sa akin ng skills para mas mapadali yung aking trabaho ngayon. Sabi ko nga no, ang video na ito ay para sa mga kagaya ko na nasa professional career then suddenly mag-shift sa pagbubutcher. So ano nga ba yung mga proper mindset na dapat inyong baunin papunta dito? Sa mga hindi nakakalam, matagal kong plinano ito since 2010 pa lang at maraming mga opportunities yung pinalipas ko at hindi ko grinab kasi nga hindi pa ako handa. But this time guys, whether ready or not, grinab ko na siya kasi I think hinug na ako at this is the time para yun nga, i-grab ko na tong career na to at hindi na magpa-bunging-bunging. Yung plano ko na pag-butcher guys ay isang calculated risk. Although, masasabi natin calculated risk to, marami yung mga bagay na sumablay, no? Yung mga pinaplano ko, most likely, hindi natupad. So, ingat talaga tayo. Alam niyo na mga nakakarami sa atin na hindi talaga ganun kadali mag-switch ng career dito sa Pilipinas. Particularly kung mayroong pamilyang umaasa sa'yo. So, kaya kailangan ng matinding planning, yun, moral, financial support, everything, lahat. Kailangan mo ng suporta, lalo ng mga taong nakapaligid sa'yo. Motivate natin yung sarili natin kasi number one, kailangan matatag ng ating katawan, isip, yun, psychological natin. Kasi hindi talaga ganun kadali yung pag-shift ng career. Lalo pat, hindi naman ganun kalakihan yung sahod. Isa sa mga unang-una ko na experience guys is yung parang time to time is since galing ka sa isang kumbaga parang lahat sinisecure yung bawat ng operation, lahat, all aspects. Lagi kong naihahambing yung previous job ko dito sa bagong trabaho ko, which is
Hindi naman mali yung bagay na yun. Yun nga lang, hindi mo maiiwasan na laging ikumpara yung ano mo. Ang point ko, minsan kasi, nagiging bukang bibig mo sa mga bago mong katrabaho yung mga past experience mo. Although magandang i-share yun, guys, sa kanila. Para naman nagkameron sila ng background part ng pagkakakilala nila sa'yo. Yun nga lang, medyo maging slight tayo sa pagme-mention, sa pagbabanggit ng mga bagay-bagay sa kanila. Kasi baka minsan mapikon o mag-cause ng, alam mo yun, ng hindi pagkakaintindihan within the organization ninyo ngayon. Madalas na iko-compare mo nga yung previous job mo dito sa bago mong trabaho. Hinay-hinay lang tayo, guys. Malaking magiging difference talaga at magiging malaki yung impact nun sa'yo, both psychological and everything. Maging precautious ka sa pagkwento at malaking bagay din naman yun na masabi nating ahead ka sa mga bagay na yun, lalo pat may kinalaman. Kagaya ko, galing ako sa isang food processing company which is AAA class. So, marami akong natutunan doon and yun yung slightly na sinishare ko sa kanila para naman maging ma-impart din nila dito sa trabaho na ito. Isa pa, guys, isa sa mga pagkakamali ko na dito ko lang na-realize is dapat bago pa ako nag-resign, nag-take na ako ng IELTS. Dito, guys, napakahirap ng schedule. Isisecure mo muna yung sarili mo bago ka umabsent. And most likely, baka hindi ka payagan kasi nga kukunti lang yung crew. Or it's either, syempre, nasa sustaining ka kagaya nung ngayon. Itong pinasukan ko meat shop is nasa supermarket. So, most likely, araw-araw may pasok. So, hindi ganun kadali talagang mag-render ng absent. So, kahit anong event, meron akong katrabaho. Special na araw, kumbaga namatay yung parents yata o kung ano ba, is hindi siya pinayagan kasi nga kailangan ng tao. So, yun, sa mga dapat ninyong i-secure is mag-take na muna kayo ng IELTS kasi for sure, dyan sa current job ninyo, guys, is na ma-manage nyo pa yung oras ninyo, may paid leave kayo, dito most likely wala. So, dapat mag-take na kayo ng IELTS bago pa kayo mag-resign and I think marami kayong time dyan para makapag-review dito, guys. Wala. 1 hour, 30 minutes break. So, no time para kayo makapag-review ng maayos. Then, ang schedule ng pasok is hindi ganun kaano, napaka-tight. So, dyan, habang wala pa kayo, mag-prepare na kayo ng IELTS ninyo, makapag-review kayo ng maayos. Then, ipasa ninyo bago kayo mag-resign at mag-apply as local butcher dito sa Pilipinas. Ayun, guys, before anything else, gusto ko lang i-shoutout itong si Kevin Bueno at saka si Mark Patile. So, ilang beses na kami nagkakapalitan ng message dito sa Messenger sa aking FB page. Guys, ipalaw nyo ang aking FB page dahil nag-upload din ako ng video doon kung ano yung in-upload ko dito sa YouTube. And ayun, so far, guys, mayroon tayong mga ilang kababayan na natutulungan din. Kagaya ko, itong si Kevin Bueno at saka si Mark Batiles, mukhang nasa manufacturing industry din sila at balak mag-switch ng career at gusto rin mag-butcher para makarating abroad dahil nga mukhang malaking opportunity ito para sa kanila. Shoutout sa inyo, guys, at sana mapadali at maging maayos ang inyong pag-gain ng career sa pag-butcher dito sa Pilipinas, gaya ko. Since 2010 pa ako nagbabaka sakali para makarating sa Canada pero hindi talaga ako ganun ka-qualified. Kaya inisa-isa ko siya, tumagal siya ng mahabang panahon up to this time from 2010 to 2022. Yung pinsan ko nakaalis na and yet ako hindi. So pinalad siya. Pero ganun pa man, guys, hindi tayo nawawala ng pag-asa. Yun, mas mahabang panahon, mas mahabang time natin prinipere yung sarili natin para mas maging qualified tayo. And this time, nag-open yung UK ng opportunity at mukhang doon tayo mapupunta at hindi naman natin tatanggihan yung time na yun dahil, yun nga, ang priority natin is makapag-abroad. Same lang din naman yung opportunity, yung mga privileges na ino-offer nila and hopefully, guys, mag-qualified na nga tayo within 6 months at may process natin lahat. Natagalan ako dito. Wala naman talaga masyadong content creator na nag-share ng information. Although, nandun yung opportunity sa Canada, madalang yung information na nag-share sa inyo. Ano nga ba yung mga step-by-step process na dapat mong gawin bago ka mag-qualify sa pag-butcher abroad? Sa'yo na lang kung paano mo tatahakin itong career na to para mag-qualify ka. Just in case, guys, na kayo naman ay nasa pag-butcher na, guys, isa sa mga napansin ko dito
sa kahit anong kahit anong outlet ng meat shop dito sa Pilipinas, particularly sa mga supermarket, guys, napakaless ng observance when it comes to safety. On my previous job, guys, isa ako sa mga nagtitrain kung paano gumamit ng mga hand tools, proper safety sa mga machines. Ayun, nagtuturo tayo na, nag-share tayo ng information based na rin sa ating experience. So dito, guys, medyo napaka-less yung observance nila sa ganun. So, napaka-taas ng risk na ma-aksidente ka sa trabaho. At pag nangyari yun is, possible na hindi ka mag-qualified abroad. Particularly kung merong amputation na naganap, may pagkabali ng mga braso or whatsoever, madulas ka, ayan. So, ingat, guys, kasi yun, isa yun sa mga tinitingnan nating points para tayong mag-qualified abroad. Hindi naman sa sinisiraan natin yung mga employer natin today. Kasi yun nga, siguro marami silang pinagpupukusang mga bagay kaya hindi na rin nila masyadong nabibigyan pansin yan. Ngayon, since tayo naman yung nandun, so pag-ingatan na lang natin yung sarili natin. Kasi guys, kung iingatan yung sarili nyo, parang yun na rin iningatan yung mga katrabaho nyo dun. Particularly sa mga lalaki, kasi most likely yung mga lalaki yung nagbubuhat dun ng mga carcass. Ayun, bubuhat ng mga crates, nagka-cut gamit yung banso, nagma-machines, ayan. So, ingat guys. From time to time, i-observe nyo yan. So, hindi ko sa inyo ma-picture out lahat kung ano nga ba yung eksaktong nangyayaring eksena doon, lalo na kung nagpipick yung customer. So, kailangan ng bilis, agility, yan, mga ganyan. So, kayo na lang, i-observe ninyo sa sarili ninyo hanggat maaari wala kayong madamage sa parts ng katawan ninyo. Kasi, yun nga, yung katawan ninyo is part ng asset ninyo para makarating kayo abroad. In terms of mga katrabaho naman, guys, ayun. Dito, guys, napansin ko, sa kahit ano namang trabaho, guys, eh, ganun naman talaga eh. Napaka-diverse palagi. So, usually, mga background natin, galing tayo sa iba't ibang atmosphere, iba't ibang culture, iba't ibang karanasan, ayun, iba't ibang profession yung pinanggalingan natin. Pero dito, guys, na-observe ko, most likely, mga katrabaho ko, galing sa mga meat shop din, or it's either family business, ayan, or from the previous job talaga, galing sila sa pagdadalizer na trabaho. So, since itong trabaho na to tumatanggap ng mga non-experienced na butcher, pero may background sila sa pagdadalizer, ayun, nag-qualified sila dito. So, most likely, yun yung kanilang culture. Siyempre, kailangan mo i-align yung sarili mo sa kanila, particularly para hindi natin ma-offend yung mga tao na nandoon. Ang point ko dito, guys, is yung ugali ng mga iba't ibang tao na makakatrabaho mo dito. So, since napaka-diverse nitong atmosphere dito at yung mga history ng mga previous jobs nila, kung paano sila na-culture doon, is kakaiba sa pinanggalingan nating atmosphere. So, baka ma-shock kayo kasi for quite sometimes sila dito sa experience ko, guys, pag naglalabas sila ng mga saloobin, ng mga opinion, napaka-erratic. So, ayun. Dun sa part na yun, guys, nagkakameron ako ng issue kasi hindi sila marunong magpreno for quite sometimes sa mga salita, mga terms na ginagamit. So, ayun. Baka mag-cause yun sa inyo. Remember, guys, no? Kaya lang naman tayo nandito kasi kailangan natin ng experience, ng certificate na may papakita natin sa ina-apply natin para tayo makapag-abroad at mag-qualified. Ayun, kung ganun yung na-experience ninyo, guys, yun nga, hindi ko naman nilalahat. So, based on my experience, encounter ko yun. Kung yun yung experience nyo, guys, iwasan nyo na lang mag-interact as much as possible na i-identify nyo yung mga katrabaho nyo na may mga ganung issues. Then, as much as possible, iwasan ninyo. Baka mag-cause pa ng disqualification ninyo, matanggal kayo sa trabaho, ayun, maging issue pa, or else mauwi sa physical, which is bad, diba? Mas maganda na, iwasan na lang natin, since tayo naman yung mas nakakaangat ng pagkakaintindi, huwag na natin silang entertainin pa. At kung meron man tayong magiging contribution sa kanila, sa growth nila, mag-groom sila lalo, is i-share natin sa kanila in a nice way para yun, pati sila is ma-impart din nila yung nakalakihan nating culture. On the other side naman, guys, meron naman tayong mga katrabaho na heavily dedicated. So, sobrang sipag dito. At, yun nga, plano rin nilang mag-abroad. And,
sila yung mga taong tumutulong sa'yo para ma-flip yung skills mo. Guys. Ang akin naman dun is, huwag nyo silang kalimutang ma-appreciate from time to time kasi sila yung mga taong hindi mo tinatanong or hindi mo hinihingan and yet nagsishare sa'yo ng skills na natutunan nila within the time na nandun din sila, na nag-gain sila ng skills. So, natutunan nila yon, then ipinapasa nila sa'yo bilang isang bago at beginner. Take time na laging ma-appreciate mo yon. Ikaw bahala ka kung paano mo igagrab yon. At yun nga, huwag kang maging pabigat sa kanila. At huwag mo silang hayaang tamarin, naturuan ka. Kasi point mo na rin yun na sila na mismo yung nagsishare sa'yo o nag-i-initiate para matutunan mo rin yung natutunan nila. Points mo yon para mag-gain ka, mas maging prepared ka sa iyong qualification pag-a-apply abroad. Kung ano man yung mga expertise mo, ano man yung mga pwede mo pang i-share sa bagong mong trabaho dito, just in case na-hire ka na, isa ka ng butcher, kung ano man yung maitutulong mo para mas mapalago yung organization, yung relationship, yung mga attitude, yung grooming ng mga attitude ng mga tao doon, eh, huwag kang mahiya na i-share yun sa kanila, maging confident ka kasi baka malay mo, first time nila marinig yun sa'yo o sa'yo lang din nila matututunan yun kasi nga, hindi naman siya nasasakop ng orientation ng company na yun. So, mas maganda na may ibang knowledge silang matutunan galing sa'yo. Kumbaga, maging contributor ka ng isang magandang organization para maging part ka ng assets ng organization na pinasok mo. Ganun yung ginagawa ko ngayon, guys. Super. Grab lang ng grab kung ano man yung matututunan ko. At the same time, ini-impart ko rin sila kung ano man yung mga natutunan ko from my previous career. Kung may tatanong ninyo, guys, in the span of 6 months ba ay nakapag-isip ba akong mag-resign, sumuko ko sa trabaho na to? Well, definitely, guys, oo. Aminin ko sa inyo. Ang ganda na nung trabaho ko doon. Kasi imagine mo, maghihintay ka lang ng oras ng trabaho mo, ganyan-ganyan, malaya yung may free time ka, malaki yung sahod mo, madaling umabsent, nakakapag-vacation ka kung saan mo gusto out of the town ka, bahala ka, it's up to you kasi yung trabaho na tatrabahuin mo, ikaw lang naman yung gagawa nun. Kung umabsent ka, din, yun lang din yung babalikan mo. Dito guys, hindi ganun kadali. Definitely kakaiba dito at new environment ito and you have to respect it in a way. Sa ngayon guys, hindi ko pa rin masabi na 100% ako na totally na confident sa aking trabaho. Yun nga kasi still learning pa rin ako sa process, sa lahat and everything. Every time yung ginagawa ko, nagtatanong pa rin ako. Yun, isa guys, okay, mahiya magtanong lagi sa mga senior ninyo kung ano nga ba yung dapat gawin kasi soon, yung mga nauna sa inyo, mag-a-apply na yan, magka-qualified na sila, at kayo naman yung papalit sa position nila as magtuturod sa mga incoming na bago. So, importante na step by step natututunan mo yung ini-impart nila sa'yo na knowledge at saka skills. Para soon, ikaw naman yung nandun sa senior position, then may mga newly hired, ikaw naman yung magtuturo. So, yun nga. Ganun lang yung cycle, guys. Aalis sila, ikaw naman yung papalit, then ikaw naman yung mag-a-apply, magko-qualify ka, alis ka, magtuturo ka din sa mga bagong papalit sa'yo. So, it's a cycle lang. And guys, all in all, kailangan mong maging prepare from time to time at araw-araw maging life-changing sa'yo yung paglipat dito sa pag-butcher. Within the span of time, makagain ka ng experience, ng skills para mag-qualified ka kay employer. Yun yung ating main goal dito. Wala nang iba. Kasi nga, hindi rin, kumbaga, kung nagpa-plano ka mag-abroad, hindi ka rin naman wala kang plan mag-stay dito for a long period of time. As long as mag-qualified ka na, syempre mag-re-resign ka na rin. Kasi ako, ganun yung plano ko. Pag ako nag-qualified na, pag-apply na ako, right now, guys, ipaprocess na rin ako ng mga ilan sa mga requirements ko para mag-qualified ako as butcher abroad. Kaya nga guys, sabi ko nga, napaisip din ako. Sabi ko, napapagod ako, nahihirapan ako. Gusto ko na mag-resign pero hindi ko siya ginawa. Hindi yung naging basis ng aking katamaran para tumigil na. Kasi sabi ko naman, pwede naman ako mag-resign. Then, pahinga lang muna. I-ready ko talaga yung sarili ko. Kasi na-overwhelm din ako right after ko mag-resign. Kasi nga,
Imagine mo, nung nag-resign ako noon, same day yung resignation ko, since maluwag sa amin, yun, pinayagan naman nila ako dun sa reason ko na mag-abroad lang ako. Nag-resign ako, so, ganun nangyari sa akin, resign din, pasok, trabaho. Pagdating dito, na-overwhelm ako. Akala ko ganun lang kadali-dali. Isa sa mga maling ginawa ko sa sarili ko. Pinilit natin maging matatag at yun, naging basihan natin yun na yung splits of decision making natin is always kailangan. Kumbaga parang laging yun yung mangingibabaw sa'yo kasi kung magiging mahina kang tao dito, magiging physically na weak ka, walang mangyayari sa'yo, hindi mo makaabot yung career na gusto mong pasukin. So kailangan mong physically, mentally, psychologically, lahat. Ang payo ko sa inyo, i-prepare nyo rin yung pamilya ninyo. At least alam nila yung mga pagdadaanan mo dito. Lalo na doon sa may mga asawa. Kasi baka mamaya, paghanapan ka nila, ote ka ng ote, ang late naman ang sinasahod mo dito. Ganyan-ganyan, huwag ka na kaya mag-ganyan. Alam mo yun? Yung mga iniisip ko na possible na magpahina, lalo ng loob sa inyo. Kaya much better na piniprepare nyo yung sarili ninyo, prepare din yung pamilya ninyo. Kasi malaking bagay yung moral support na may bibigay nila sa'yo. Hopefully guys, itong video na ito ay makatulong sa inyo kung paano yung decision making na gagawin ninyo sa pagsiswitch ng career ninyo as butcher dito sa Pilipinas. Kasi syempre, walang way para tayo makarating doon kundi maghihinang experience dito sa Pilipinas and galingan natin. Itong pag-vlog na ginagawa ko na ito is actually for documentation purpose lang din naman ito. Gusto kong i-share sa inyo ano nga ba yung buhay na pinagdadaanan ng isang starting butcher from Philippines. So malay nyo, bukas-bukas nasa abroad na tayo at doon naman tayo mag-vlog at i-share ko din sa inyo yung mga kwento at buhay na meron tayo as butcher. Hopefully guys, nagustuhan nyo itong video na to. Huwag nyo kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel. At i-follow nyo na rin ang aking FB page para sa aking mga latest update. And stay safe. Ingat guys. See you on my next video. Bye guys.